Ayan guys, andito na tayo sa kanyang itikan. Sir Yat, mayong hapon. Maganda yung kanyang area guys, oh. Kapag tag-init, hindi ito masyadong mainit kasi maraming mga tanim. Ito na yung setup niya guys. Sa kulungan lang din natin siya kumukuha ng design. Ay, guys, salito kang kuhan. Sa? Dariban? Oo, oh, natata. Kararating din lang pala niya guys, galing kumuha ng risal para ilagay dito sa flooring ng mga ducklings niya. Karon wala na. Mayong eh, wala. Kakurang isa, laki po ito namatay. Ito na guys, yung ganyang setup sa brooder niya. 2 weeks lang din naman sila dito guys, kaya temporary brooder lang yung ginawa niya. Black pa siya, nagdako. Kung papan ako mama, naraman yung balay rin. Pilita, masunod rin. Okay, ito lang rin. Wala ko nabutang ito, kung ano yung katong magiging mga bato, basa. Bato? Ah, wala na mga kaya nagbasa-basa. Wala ka na eh. Ah, okay lang. So, mayro ba na yung boxer? Okay, tumatamar na. Pilam ni kabok? Pinta. Pinta? Nag 1 week ane. Mugot na yun. Okay rin siya karon. Nag 1 week lang gila ane. Kaya po na speakers. Maliit yung kanyang brooder guys sa 500 bilang na ducklings. Kaya nag-advise tayo na palakihan yung kanyang brooder. Sa ngayon, okay pa naman ito kasi nga day old pa lang. Pero after 1 week na, lalaki na ito. Doon na sila magsisiksikan. Kani, monitor ito kangon. Yan nga. Ito yung mga lalaki guys, oh. Color black. Ganito talaga pag itik Pinas if one. Madagko na niya, pwede na mag-trail-trail. Pwede mabiyaan naman eh. Kanira mag-iwang timbang, kidara? Ang hilig pala ni Sir Ryan guys ay mag-enduro trail. So ngayon na meron na daw siyang itikan, hindi na daw siya nakakasali sa mga team niya na mag-trail. Kahit ganun daw guys, masaya pa rin naman siya dito sa pag-aalaga ng mga ducklings. Ngayon lang daw niya na pagtanto na masaya pala mag-farming. Si Sir Ryan pala guys ay kaklase natin mula elementary hanggang high school. Then ngayon, andyan na po siya sa public service. Na inspire po siyang mag-itikan guys dahil po sa itikan ni Utol at sa ating itikan na din. At gusto niya na ding pasukin yung pagbi-business. Hindi niya daw hilig yung pagninegosyo. Pero hindi siya makapaniwala na andito na pala siya ngayon, nagsisimula na. 3 weeks na sila. Sir Yan, ah, kaya na kayo nila? At ito yung buong setup niya ng kulungan. Ginaya lang din niya yung sa atin. Pero yung sa atin ay 12 by 50 feet. Yung sa kanya ay 10 by 60 feet. So hindi niya po nasunod yung sukat. Kasi nga merong mga tanim na iniiwasan. Yung kulang na lang nito guys ay yung kanilang tubigan kapag nasa grower stage na po sila. Ngayon guys, dito naman tayo. Itong itika na ito guys ay nasa mga isa't kalahating kilometro yung layo mula sa ating itikan. So talagang magkapitbahay lang tayo ng may-ari nito. Wow! Ito na yung building nila guys, oh. Ayan, ready na at ang lawak ng kanilang area guys, oh. Pwede bang dagdagan ng another batch soon? Ada silang building ay. Dahil hindi po sila nakasunod sa east west guys yung forma ng kulungan ng itik kaya merong mga tent dito sa gilid. Sunshade po ito kapag sa mga oras na umaga at saka bandang hapon. Grabe ng bato. Pwede ba sa extender yan? Pwede.
Igo na ni 500. Ito nga on tanong. Dito guys, meron din silang in order na 500 ducklings female. Yan guys, andito na po tayo sa kanilang itikan. Ayan. Laski lahat rin, no? Na, wa may basa. May bato? Uso lang ang butang bato diyan. Igmaya po si tubigan, ha? Kuan mo, kung dugay mabasa kay kuan bat? Lapat. Oo. Plastic pa lang, iari lang. Ha? Plastic. Yan guys. Yung setup nila guys, eto na. Kanilang tubigan. Yan guys, medyo maingay po yung ating audio kasi umaambun-ambun sa labas. Ang sukat po ng kanilang kulungan guys ay 25 feet by 50 feet. Makikita natin sa setup nila na meron na silang experience sa pag-aalaga ng mga sisiw. Kasi yung may-ari nito guys ay hilig sa panabong na mga manok. Kaya nai-apply niya dito kung paano alagaan ang mga ganitong edad talaga. Makikita nyo sa kanilang mga painuman na naka-elevate talaga. Pinapatong nila sa konting biyak na concrete para hindi magbasaan yung mga ducklings at matagal mabasa yung flooring. Mainom. Sa kanilang setup guys, meron silang dalawang painuman kasi nga hahatiin daw ito sa tag 250 heads. So side by side merong painuman na yun yung isa. Ang buhok. So 100. One food. 75. Daghan pa si Pinto. Kasi 500 ka buo. Ah, 35 mo yan. Walay na kuan daw ni. Kasi may nagbantayan ni. Walay na lagas pa ni. Buot ni gapon mo may naabot. Oh, wala pa na. Wala po ni mga kan sa Celso. Ah, pero mo sir, mo po istorya. Pagadako ini unsa may katirada ni. Ni nagin ni suportar tubig. Dito sa inyo ha dito nagkuan mo bangag. Oh, tong kuwing sa una. Butangan og motor, motor. May kuryente dito. Sa pagpapatayo ng kulungan ng itik guys, yung una talaga nyong tingnan kung meron bang malapit na source ng tubig, ng fresh water. Kasi ang lalakas uminom ng mga itik guys, kung i-compare natin sa mga manok. Apoy, pwede labutan ang tiyaguan. Yung mga ginamit nila na kahoy guys, yung kanilang poste ay round log at saka yung may bubong na part ay mga good lumber na. Ayan, so locust po ito na kulungan ng itik. Lami i-plaster yung haro eh. Gito mo nga dito, lapok ayo. Magulan. Mo ni ang assistant sa tag-iya guys. Alara. Okay juga na ka idea mo sila nga kawayan. Mo na gasto ba? Loe nya ayo basa. Ah, yeah, good. Share ko tag mga kawan. Mga teknik ba. Ito na yung may-ari guys. Ayan, nakausap na po natin na sabi niya ihingi daw siya ng mga advice or ano yung mga dapat gawin kasi nga first time pa nilang mag-aalaga ng itik. Unsa man ini nanay nga piso pa? Sige ra paino pag wala limited ko ang limited yung tubig ana. Para dali lang tubo ba? So ayan guys, hanggang dito na lamang ang ating video at salamat sa inyong panonood. Muli, magandang araw po sa inyong lahat diyan. God bless you all.